Sa pumagandang araw mga ka-DDS, welcome to my DDS Forever channel. Pag-uusapan po natin kung bakit po tatakbo ang ating pinakamamahal na si Sara Duterte. Pero bago po yan, kung di pa po kayo nag-subscribe, please subscribe na sa aking channel upang maging updated po kayo sa aking mga latest video. Ba si Sara? Ano sa palagay niyo mga ka-DDS? Sa aking palagay, tatakbo po siya. Alam niyo ang nakikita ko, sa body language si Sara, tatakbo siya. Huwag lang po nating madaliin. Kasi meron pong mga political tactics ang mga bawat politician. Diba si President Duterte noon, sabi niya hindi siya tatakbo? Last day ng filing ng candidacy, hindi po siya nagpakita. Pero ayon po sa batas, kung isa sa mga kaalyado niya ang nag-file ng Certificate of Candidacy, pwede po niyang ipasa yon sa isa niyang kaalyado. Sa batas po natin, pwede po yon. Halimbawa, nagbago isip nitong kaalyado niya, ayaw na niya tumakbo, ipapasa niya rin sa isang kaalyado, ayon ang nangyari kay yon, Secretary Dinho. Diba? Ngayon, diba si Duterte, hindi niya in-announce sa madla, sa taong bayan. Tatakbo ako, diba? Very advanced, hindi niya in-announce. Kasi po, ang mga kaaway magkakaroon ng time upang gawan siya ng black propaganda. Tulad ng ginawa ng mga dilawan kay Binay, diba? Pag ini-interview si Binay, sinasabi niya talaga, tatakbo ako. Diba, ng time na yun, natatandaan nyo, number one po siya sa survey. Oh, anong ginawa ng mga dilawan? Sinilipan po siya ng butas tungkol sa kanya mga corruption. Kasi may nakita naman talaga eh. Doon, ayun ang ginawa nila. Pinalaki ng pinalaking issue. Kasabwat yung ABS-CBN nang hindi pa nasisira ang ABS-CBN noon. Ayan, di ba nangyari kay Binay eh, tinarantado siya ng mga dilaw? Oh. Ngayon si Sara, kung very advanced magsasalita siya or mag-express siya ng desire, maaga pa lang, tatakbo siya, sisirain po siya ng mga dilawan. Kasi kilala naman po natin yung mga dilawan kung anong kalibre nila eh. They are very good in black propaganda. Pero this time po, medyo mahina na po yung mainstream media kasi wala ng ABS-CBN. Hindi na po sila kasing lakas tulad ng dati. Pero syempre hanggang ngayon nag-iingat po ang kampo ng mga Duterte. Alam namang mabaliwala lang lahat yung nasimula ng tatay niya. Yung mga infra na naglalakihan. Eto na nga yung iba nararamdaman na natin. Diba sa Metro Manila na lang yung Skyway Stage 3? Yung mga nasimulan niyang war on drugs. Kailangan mapagpatuloy yan hanggang talagang lumiit ng lumiit ang mundo ng mga drug lord dito sa bansa natin. Ano pa? Corruption. Hanggang ngayon, ina-address ng ating Pangulo. Pag si Duterte ang nakaupo, si Sara ang nakaupo, magsusunod na Pangulo, may continuation po yan. At may continuation din, siguradong-sigurado mga infra. Pangalawang dahilan kung bakit si Sara tatakbo. Ayun na nga, nabanggit ko, diba? Continuation. Saka hindi po niya pwedeng matalikuran ng tawag ng taong bayan. Pang-apat, si Sara napakatalino tulad ng tatay niya. Kung sa experience ang pag-uusapan, years and years of experience. Sa ugali, sige. Sabi nga nila, purkit babae si Sara, tatay na niya mismo nagsasabi, si PRRD. Napakatapang. Mas matapang pa kaysa kanya. Though hindi nga nagmumura si Sara, pero iba po yung tapang ni Sara. Iba ang bangis ng babae. At ang pinakahuli po kung bakit tatakbo si Sara Duterte. Mahal po niya ang Pilipinas. Mahal po niya ang taong bayan. Hindi po niya kahit kailan matatalikuran ang panawagan at ang nag-i-snowballing na panawagan ng taong bayan sa buong Pilipinas. From Apari to Hulu.
Mga kadides, kung nagustuhan niyo po ang video ito, please don't forget to like, share and comment. At kung hindi pa po kayo nag-subscribe, paki-subscribe na lang po ang aking channel. At paki-pindot na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo sa aking mga latest video. Sa pong magandang araw at maraming pong salamat.